Alam niyo ba kung ano yung mga kataw? Ang sabi sa alamat ng mga Pilipino, nakatira daw sa tubig ang mga kataw. Ah! May ganyan rin kami sa Greek mythology. Pero ang tawag naman sa kanila, mga sirena. Oo nga, may katawan sila ng tao at may buntot sila ng isda. Oh, isda. Oh. Well, well, well! Hindi ganun ang mga kataw. Mukhang tao sila, pero may palikpik ng isda sa kanilang mga braso. At sabi rin sa alamat, takot ang sirena at syokoy sa mga kataw. Kasi kaya daw nilang pagalawin ang tubig. Oh, oh my God! Pwede niyang palakasin o patigilin ng mga alon at gumawa ng mga bula. Maraming salamat po. Ito ang kwento ni Hiyas, isang kataw na naninirahan sa karagatan ng Pilipinas. At dahil masaya si Hiyas, naging payapa din ang karagatan na kanyang nasasakupan. Walang ulos na sumisira sa mga kapuluan, walang mga alon na nagpapalubog ng mga sasakyan. At dahil mabait sa mga tao si Hiyas, binayayaan niya sila ng magandang huli. Pero isang araw, nagkaroon ng kaguluhan sa karagatan. Lumusob ang higanting tiburon, isang halimaw na may katawan ng pating at pakpak ng paniki. Pinagtanggol ni Hiyas ang karagatan at nagawa niyang itaboy ang tiburon. Pero dahil sa tiburon, nasira ang magandang karagatan ni Hiyas. Nalungkot si Hiyas, pero walang luha na pumatak sa kanyang mga mata dahil hindi lumuluha ang mga kataw. Napuno ng kalungkutan ang karagatan dahil dito. Hindi na napipigilan ni Hiyas ang mga unos, ang malalaking alon, at hindi na niya nabibigyan ng magandang huli ang mga tao. Dahil sa kanyang kalungkutan, naging madilim at malungkot ang dagat. Hanggang sa isang araw, isang maliit na bata ang nahulog sa isang bangka. Anak ko! Kahit nasa malayong bahagi ng dagat, naramdaman ni Hiyas ang lungkot ng mga luha ng ina. Nagmamadaling lumangoy si Hiyas para sa gipin ng bata. At ibinalik ni Hiyas ang bata sa kanyang ina. Salamat sa pag-ibig ng ina sa kanyang anak. Naalala ni Hiyas na marami pa palang umaalo sa kanya at hindi siya dapat magpadala sa kanyang lungkot. At bilang pasasalamat sa mga luha ng ina, itinago ni Hiyas ang mga ito sa loob ng mga kabibe. At doon, sila ang naging kauna-unahang mga perlas. Oh my God! Buti pa, mabilis lang tayo. Ang rin! Ang rin!